Hello. Hello po. Kapatid, nandiyan na sa LTO, Alaminos, Pangasinan. Nandito po ako, sir. Ano yung sasakyan mo? Kotse po yung nire-rehistro ko, sir. Ah, kotse. Opo. Kanino nakapangalan? Pakaibigan ko, sir, nasa Maynila. Anong expiration? August 2020 pa, sir. August 2021, ano? Opo, sir. May penalty na po. Anong sabi ng LTO dyan? Hindi daw po, hindi ko po daw pwedeng i-renew dito, sir. Dahil hindi nakapangalan sa'yo? Opo, sir. Ayaw tanggapin dyan, ang gusto nila, saan ka mag-rehistro, mag-renew? Ang sinasabi sa akin, sir, sa Tarlac, sir. May gwardiya ba dyan? Meron, sir. Lapitan mo yung gwardiya. O, andito na, sir. Magalang mong itanong, kung pwede ko siyang makausap, may itatanong lang ako. May itatanong ka sa inyo, sir? Si Sir Nervosita, sir. Hindi daw pwede sa kanya, sir. Doon na lang sa nakausap ko, sir. O, sige, yung nakausap mo. Ah, sige, sir. Sir, pwede kayo makausap? Ako ko kami mo at kami mo. Kung karulong ka naman siguro kumata niya. Sabi niya na. Sige. Ano yung retro mo? Sino yung kaharap mo? Kawani ng LTO? Sa registration, sir. Ayaw kayo makausap, sir. Sila hindi privado. Government service. Hindi sir? Pwede yung gusto nila. Hindi ka tatawag sa akin kung walang problema. Opo, sir. May pinapapasa siyang... sa akin, sir, na hindi ko naman maintindihan, sir. Kaya ako tumawag sa inyo, sir. Itanong mo kung pwede ko siyang makausap. Opo, sir. Sir, pwede daw kayo makausap, sir? Kaya mo na siya kumunta dito. Kapon, sir. O, kaya kararating lang yung order na i-hold yung gaor. Well, ayaw niyo nga kausap, sir. Hindi na ata, nandiyan na kayong order, oh. Hindi daw, sir. Ayaw, sir. Hindi nila naintindihan yung tamang public service. Opo, sir. Hindi ka tatawag sa akin kung wala kang problema. Opo, sir. Oo, kung tama naman ang ginagawa nila at nalalaman nila yung kanilang tungkulin bilang public servant, walang dahilan para tumanggi sa pakikipag-usap sa atin. Opo, opo. Ang Pangasinan ba, region ano yan? Region 1, region 2? Region 1, sir. Alamino City, ano? Opo, sir. O, sige. Diyan ka lang muna, babalikan kita. Opo, sir. Sige, babalikan kita, huwag kang umalis dyan. Opo, sir, opo. LTO, Pangasinan? LTO, Alaminos, Pangasinan. Magandang hapon po, Colonel Bosita po ito. Nandiyan po si Jefe, si Ma'am Catherine Alanyon. Meron po, andito po. Pakisuyo naman po, meron lang po akong itatanong. Sige po, saglit lang po. Hello po. Ma'am, magandang hapon po. Good afternoon po. Ma'am, Colonel Bosita. Opo. Opo, saan po ito sir? Saan office po? Ma'am, Colonel Bosita from the Office of Rider Safety Advocates of the Philippines. Ay, opo, opo. Public service naman po tayo. Recorded po yung usapan natin. Opo. Ma'am, dumulog sa akin itong ating kapatid na motorista kasi po, nagre-renew po siya ng kotse. Opo. Di yan po, ma'am, sa inyong tanggapan. Opo, sir. Pero... tinatanggihan po ito nung inyong kawani at sinasabi na dapat doon siya mag-renew ng rehistro ng kanyang kotse sa Tarlac dahil doon yung mother file. Opo. Gusto ko po ma'am malaman kung yung po bang ina-advise ng inyong ma'am kawani ay yung po ba ay may legal na basihan at yung ba ang tama? Ano po yung pangalan nung registered owner po? Kasi para po ma-validate ko rin po kung ano po yung, bakit po sila nag-advise ng ganun. Kasi ngayon po kasi, kumbaga may previous na memorandum kami
tungkol po doon sa implementation ng GAOR, yung pong general area of responsibility ng mga district offices. Yes po. Ng LPO. So, ang ano po sa amin is kung hindi siya resident, hindi po siya resident dito sa area namin, lalo na po kung nakarehistro siya nung yung last registration niya is sa ibang district offices po, sa ibang LTO district offices, hindi po namin siya pwedeng matanggap. And then, pero kung meron po siyang maipakita na valid ID or proof lang na taga dito po siya, talaga dito sa area namin, pwede namin pong tanggapin yung registro niya kahit na change venue siya, kahit na nakarehistro po siya previously doon sa ibang LTO office. Ma'am, ganito na lang, ano, with all due respect. Yes po, po sir. Ma'am, sa ngalan po ng serbisyo publiko, ito pong ating kapatid na motorista na nag-aasikaso ng renewal. Nandiyan po sa nandiyan po siya sa inyong distrito. Opo. Ang gusto ko lamang po matulungan siya alinsunod sa batas. Opo, opo. Ako naman ma'am bilang retired police officer, hindi opo. Naman po ako nakikialam o nambabaraso o whatever. Ang gusto ko lang po makamit ng ating kababayan yung tamang serbisyo. Opo, sir. Naintindihan ko po, sir. With all due respect, ma'am, kindly advise your staff na mayroong tao dyan na papupuntahin ko po sa inyo ngayon. Nandiyan po siya ngayon. Sir, actually, ito po, kare-receive lang po namin ng... siguro po, aware na po kayo yung sa kalalabas lang na DOTR press release regarding po doon sa yung sinasabi ko na GAOR, meron na pong order sa amin na pwede na po naming tanggapin yung mga rehistro na kahit hindi dito sa GAOR namin. Kung ano po, kung kandito po yung client, papuntahin, pwede po bang papuntahin nyo na po siya sa akin? Nandiyan na po siya ngayon. After our conversation, ma'am, tatawagan ko po siya at sasabihin ko na pumunta po siya diyan sa opisina mo. Okay po, sir. No problem po. Ma'am, maraming salamat po sa oras. Sir, maraming salamat din po. At nalaman din po namin yung mga ganyan na ano. At least po, naipaparating din po namin kung ano yung policy at saka kung ano yung current na ano ng office namin. Ma'am, idagdag ko lang ano, baka hindi mo ako kilala. Ako po ay hindi mahilig po madrino sa mali. Opo, opo. Opo, at yun po. Kaya nga po, hangad ko lang naman, makausap ko ikaw. Para malaman ko po, ano ba yung current memo or directives para sa ganung pamamaraan, makapag-advise po ako ng tama dito sa ating mga kababayan. Opo, sir. Opo. Ma'am, salamat po uli sa oras mo. You're welcome po. Colonel Busita po? Yes po, yes actually, po. Actually, parang nakadaan na kayo dito sa office namin. Lately, nakaano po ba kayo dito sa Alamina, sir? Ako ma'am ay pumunta na dyan sa area ng Alaminos at sa... parang naano ko dati. Ay, siguro ma'am papasyal na lang ako dyan, magkakapit tayo. Ay, sure po. Salamat po, bye-bye. Hello, sir. Hello, kapatid. Hello po. Nandiyan ka sa office ng LTO Alaminos, di ba? Nasa labas po. Bumalik ka sa loob, kausap ko na yung hepe. Opo. Sabihin mo diyan kung sino man ang makakausap mo. Sabihin mo, nag-usap na si Colonel Busita at ang inyong hepe. Opo. Balik ka, nag-usap na kami. Opo, opo. Balitaan mo ko ha. Opo, sir. Opo. Okay? Opo, sir. Bye-bye. Hello, sir. Hello, kapatid. Opo, sir. Oh, balita. Okay na po, sir. Rehistrado na. Opo, registrado na po, sir. Pauwi na ako, sir. Malayo ka na? 35 kilometers, sir. Ang bilis naman ng registro mo, ah. Opo, sir. Naparehistro ko agad pagkatapos natin mag-usap, sir. Sinalubong na ako, sir, ng mga tauhan, sir. Nirehistro naman na kaagad, sir. Oh, sige. Okay, ingat. Maraming salamat, sir. Okay, bye-bye. Maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Katulad po ng inyong nadinig, ang ating pong kapatid sa Alamino City, Pangasinan,
ay nagre-renew ng sasakyan sa Alaminos LTO. Tinanggihan po siya at sinasabi na kailangan sa Tarlac LTO iparenew ang rehistro nito. Dumulog po tayo sa Alaminos LTO at nakausap ko po ang hepe nito. Ayon po kay Ma'am Catherine Alanyon, totoo po na hindi nila tinatanggap ang renewal ng rehistro ng sasakyan kung ito ay nakarehistro sa ibang distrito. Alinsunod po sa memorandum na inilabas ng Department of Transportation, DOTR, kaugnay po sa sinasabing GAOR, Geographical Area of Responsibility. Maari lamang po nilang tanggapin ang renewal ng rehistro ng sasakyan kung ang kasalukuyang may-ari po nito ay may patunay o identification card na siya po ay nakatira sa nasasakupan ng nasabing distrito. Base po sa inilabas na memorandum ng LTO nitong nakaraang August 24, 2021, hindi na po nila ipinatutupad ang nasabing sistema. Hindi na po tayo obligado na dumaan sa Private Motor Vehicle Inspection Center, PMVIC, kung tayo po ay nagre-renew ng rehistro ng ating sasakyan. Maari na po tayong bumalik sa Private Emission Testing Center na ating nakasanayan at ang inspeksyon po nito ay isasagawa na lamang ng kawani ng LTO. Iminumungkahi ko po na makakabuti kung kayo ay magbibideo at magpipicture ng inyong sasakyan habang sumasailalim sa emission testing at inspeksyon na isinasagawa ng kawani ng LTO. Iminumungkahi ko po ito dahil marami na po ang nabiktima ng salo-salungat na pagpapatupad ng batas. Marami na po ang nabiktima ng maling pagpapatupad. Pasado sa inspeksyon ng LTO, pero hinuhuli naman po ng ibang LTO enforcers, police at ng iba pang mga local enforcers. Sa mga kapatid po nating riders at iba pang mga sumusuporta sa ating advokasya, patuloy po nating bantayan ang ating hanay at huwag po nating hayaan na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas at pang-aabuso ang sinuman sa ating mga kasama. Pasalamatan po natin ang hepe ng Alaminos LTO, Ma'am Catherine Alanyon, dahil sa mabilis po niyang pag-aksyon at pagtugon sa idinulog nating problema sa kanya. Katulad po ng paulit-ulit nating sinasabi, basta tama, kampi-kampi tayo.